Isa pa po mga kapatid, si Ray Kroc, sa edad na 52 o 55, nangarap siya na ibig niya magkaroon ng restaurant na ang tao, ang parokyano, nakakain kahit sa ang lupalok ng mundo na mayroon siyang brands, iisa ang lasa na kanyang matitikman. Ibig sabihin, yung preparation, yung paghahanda ng pagkain mga sangkap ay uniformado. At naganap ito. Ito po yung McDonald's. Pangarap niya, uniformado na mga pagtitimpla ng pagkain doon sa kanyang tindahan. At naganap yan, napakalaking negosyo ang McDonald's food chain. Amen? Mayroong isang tao nangarap. Napatunayan niya na ang kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Sabi niya, aakyatin ko yung pinakamataas na bundok sa mundo. Ano ho ba yung pinakamataas na bundok sa mundo? Ano po yon? Mount Everest, tama, no? Ang Mount Everest po, mga kapatid, ay mayroon po itong taas sa metro, ha? 8,849 meters. Bagamat sa kanyang edad, hindi po ito naging hadlang upang mapatunayan niya sa buong mundo na ang kalakasang taglay ng kanyang physical na katawan ay nagmumula sa Diyos. Sa edad na 80 years old, siya yung pinakaulang matandang nakarating doon sa tuktok ng Mount Everest. Bakit nagawa niya yon? Kasi ang layunin niya, ibig niyang patunayan sa mundo na ang kalakasang ibinibigay ng Diyos sa tao, pag ito'y gamitin niya para sa kaluwalhatian ng Diyos, mangyayari yung kanyang hinahangad sa buhay. Kaya sa iyong kalagayan ngayon, kahit meron ka pang iniindang aray-aray sa katawan, pag hindi ka tumigil at inaangkla mo sa salita ng Diyos ang iyong pangarap, hindi ho hadlang ang iyong edad, ang iyong kalagayan, para hindi ho ipagkaloob ng Diyos ang iyong mga pangarap. Isa pa po mga kapatid, kilala niyo ba kung sino may-ari ng SM? Hindi, no? Si Henry C. Si Henry C. ay yumaman, pero hindi siya nangarap na yumaman. Ang kanyang tindahan po, original na tindahan, maliit na tindahan, dyan po sa Carriedo, Quiapo, Manila. Maliit na tindahan papahaba. Ang kanya pong pangarap, simple lang po mga kapatid, ibig kong magkaroon ng pagkakataon ang bawat Pilipino na magkaroon man lang ng isang pares ng tsinelas o kaya sapatos. Yun po yung kanyang pangarap. Mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino isang pares ng sapatos o tsinelas. Diba napaka marangal na layunin ni Henry C. Hindi siya nangarap na yumaman. Pero ang biyaya ng pangarap niyang yan, dahil maganda yung kanyang layunin, ibinuhos ng dakilang Yahweh El Shaddai ang biyaya sa kanyang buhay. Kaya mula doon sa maliit na tindahan sa Carriedo, kumabanti ng konti doon sa Carriedo, kumaliwa doon sa tapat ng Aisitan, kinuha niya yung ground floor at second floor para maging department store. Pinakauna ang department store ng SM. Tuloy-tuloy yung biyaya na bumubuhos sa kanyang negosyo hanggang siya ay magpatayo na ng mall. Ang pinakaunang tinayo ng mall, SM North EDSA. Kaya pag tayo mga pangarap kapatid, dadalhin tayo ng Panginoon doon sa mga bagay na hindi po natin iniisip. Bakit ko nasabing hindi iniisip? Sapagkat nung ipapatayo ni Henry C. ang SM North EDSA, SM City, dahil lang tawag, napakalawak po yon. Wala pa pong mga nakatayong gusali dyan. Wala mga establishment dyan. Yan po ay mga talahiban. Wala hong commercial na mga building na nakatayo dyan. Yung kanyang project doon sa SM North EDSA ay ibinibigay niya ng pagkakataon na maging bahagi yung mga taong gustong mag-invest doon. So nag-IPO siya, Initial Public Offering. Kaya doon sa Initial Public Offering Conference, maraming nagsasabi sa kanyang mga magagaling na negosyante, kailangan mo nang magpa-check up sa psychiatrist dahil iba na yung takbo ng utak mo. Sino ang pupunta dyan sa mall mo ay mga talahiban niyang paligid.
Di ba dapat ang negosyo, tinatayo yan kung saan maraming tao? Pero ikaw, sadyain, paano kikita yan? Pero dahil nga po sa mayroon siyang pangarap na ang Diyos ang kumikilos, hindi po ito na nabigo. Dahil nakita niya yung konsepto sa probinsya. Sa rural areas, nung ako ay elementary hanggang high school, dinadayo po namin yung iba't ibang lugar, yun po ang hanap buhay ng aking nanay. Yung mamili ng sisyel o ano-ano man mga gulay, dadayo kami sa ibang lugar, sa ibang bayan. Madaling araw, bumabiyahe kami, daladala namin paninda dahil mayroon siyang tinatawag na Tianggi Day. May araw po doon na magta-Tianggi ang isang lugar. At doon sa Tianggi, kung ito yung Tianggi na gagawin sa isang araw sa loob ng isang linggo, halimbawa kaya isang buwan, itong lugar na ito, dito lahat maglalagay ng paninda ang mga tao. May tinda dyan, agricultural products. May tinda dyan para sa mga construction. May paninda dyan sa papel, gamit sa eskwela. Mayroon dito para sa carpentry. O lahat, sama-sama po sa isang lugar. Pagkain, gamot, mayroon. So, yung konsepto na yan, dinala niya sa mall. Diba yung po ang nagaganap ngayon? Pag pumunta ka sa mall, mayroong bangko, mayroong clinic, mayroong restaurant, mayroong department store, mayroong groceries, o ano-ano pang mga establishment nandoon na. Unlike kung pupunta ka sa isang lugar na department store lang at wala kang napili doon, lalabas ka ng department store, magbibiyahe ka ng malayong lugar naman, pupunta ka sa ibang department store. Dito, magkatabi-tabi po yung nagtitinda ng mga damit. Nagtitinda ng appliances, nagkatabi-tabi. Kaya, pagpasok mo sa mall, andyan na po lahat yung kailangan natin kung gusto nating bumili. At hindi nagtatapos dyan mga kapatid. Nag-expand po yung biyaya ng Panginoon sa kanya. Na-away ito sa real estate. Kaya po dyan sa center point, yung katapat noon, Mesa Residences. Yun po ay nagiging condominium, ang ilalim ay commercial. So pinasok niya yung industriya ng real estate, nagtayo siya ng maraming condominium at ang ilalim nito kumikita ng malaki sapagkat ito po ay nagiging rentals. Kaya mga kapatid, huwag po kayong huminto, huwag kayong pumayag na pipigilan o sino mang pipigil sa inyo na kung mayroon kayong pangarap, go lang po tayo. Ibigay niyo sa Panginoon yan dahil ang Diyos ang higit nakakaalam kung alin yung higit na mabuti para sa atin. Basta ang kondisyon, huwag tayong mag-alinlangan. Magtiwala tayo sa Diyos, ilagak natin sa Diyos yung ating mga pangako at pangarap. Diyos po ang magdidirect sa atin para makamtan po natin ang pangarap. So ganito po mga kapatid, to map up po na aking pinahagi sa inyo. Bago po dumating yung success, sa larangan po ng negosyo, ito po yung sinasabing growth, paglago. Para madali po nating maunawaan, lumago sapagkat nadadagdagan yung material position niya. Dati kasi isa lang. Ngayon, naging tatlo, apat, lima, dumami. So lumago yung mga material na bagay sa kanyang buhay. Kung nakamtan ang mga bagay na ito, sa pamagitan ng ethics, ibig sabihin ng may etiketa, nangahulugan na yung mga bagay na ito na dagdag sa kanya, mga posisyon, dahil sa pamamaraan ng honesty, ha? Discipline, at yung norm o kalakarang normal. Yun ay nagiging progress. Pag ang progress ay ini-incorporate mo yung humanity, yung morality at spirituality, saka pa lang ito nagiging success. Dahil ang bottom line ng success, Diyos ang ating napaparangalan. Magandang hapon po sa ating lahat at God bless us all.